Then, biglang dumating si Dr. Boris Arulo bilang speaker. Alam mo, nag-aral ako ng Bible School. Nag-aral ako ng Pastor Training Course, Evangelist Training Course. At Bachelor of Theology. At kung ano-ano nga magpaaral ng Biblia ang pinasok ko at pinag-aralan ko. May mga diploma ako, may mga certificate ako, yung iba wala. Yung iba hindi ko na nakuha. Pero alam mo, si Dr. Morris Rulo, hindi na nagturo, nag-prophesy lang siya. At sa dami ng tao, nung healing na, umalis na siya. Nakikinig po ba tayo? Hinayaan na lang niya yung assistant niya ang nag-pray ng healing. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung sinabi sa akin ng Diyos ang nakaraan. Kasi Dr. Morris Rulo ay hindi manghihina sa kanyang pananampalataya. Hindi rin manghihina sa kanyang anointing. At hindi rin manghihina sa kanyang zeal for God. Pero amin natin ang katotohanan, 81 na siya ngayon. At ang dating Morris Rulo noon ay malaki ng pagkakaiba. Si Morris Rulo ay dahan-dahan na ngayon lumalakad. Dahan-dahan na lang lumakad. Nung pumunta nga sa platform eh, inaalalayan pa siya. Nung personal prayer na, umalis na siya at binigay na niya sa alalay niya na hindi gano'n ang unang panahon. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya nung dumating uli si Sister Christy sa atin dito, ito ang sinabi ko sa kanya, wala kang gagawin kayo pagbalik mo lang kay OJF. Lahat mismo ng pinarapi sa'yo ko ay panalangin mo pag ipag-ayuno mo. At pati yung mga hindi mo pinarapi sa'yo ay panalangin mo at ipag-ayuno mo sagat sabagat lahat yan ay magkakaroon ng katuparan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Hindi pong sabi ganoon sa aklat ng Mateo 28:19-20. Matthew 28 verse 19 and 20, therefore go! Hindi sinabing stay where you are. No! Hindi sinabing stay where you are. Go! Go! Pag sinabing go, abay, kinakailangan umalis ka. Amen? Magnanalangin ka, mag-ayuno ka. Dumukod ka, magbigay ka pa. Umaksyon ka, therefore go! And make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yan ang tamang water baptism. Hindi rin yung binyag, hindi rin yung kumpit, yan ang tama. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yan ang tamang water baptism. Yan ang tamang magbabaptize. Tuloy natin yung verse 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always. Anong sabi ng Bible? Go. Anong gagawin mo pag humayo ka? Make disciples. Gawin mong disipulo. Ang lahat ng bansa. Ano ba ibig sabihin ng disciples? Pag sinabi mong disciples, ang pinag-uusapan niyang commitment. Commitment. Maraming Christians hindi disciples. Ang mga disciples, yung babasahin mo yung Lucas 14, 25 bababa, yun ang mga disciples. Ang pinag-uusapan, pag sinabi mo, are you a disciple of Christ? It means, ano, kumusta ang commitment mo kay Christ? At ang sabi ng Lucas 14, 25 hanggang mga bababa, ang mga disciples daw, handang iwanan ang lahat para sa Diyos. Nakikinig pa ba tayo? Pataka pa ba? Lucas 14, 25 pa ba? Iyan ang mga true disciples ni Christ. At kung hindi nyo kayang iwanan ang lahat alang-alang sa akin, you are not my disciple. You are a Christian, not Muslim. Not Buddhism. Not Confucianism, but you are not a disciple of Christ. That ang disciple of Christ willing to forsake all for the sake of Christ. Ang pinag-aasahan, nag-uusapan niyan yung allegiance mo kay Christ, yung loyalty mo kay Christ. Yan ang pinag-uusapan niyan. Make disciples of all the nations. No?
and teaching them to obey everything I have commanded you. O to obey. No? Pag sinabing to obey, di ba? Sabi nga sa kanta, sino bang susundin ko, ikaw o sarili ko? Di ba sabi nga sa kanta? Sabi nga sa kanta, when feelings go away, if it costs me everything, I'll obey. Kaya hindi yung pinag-uusapan yung damdamin eh. Ang pinag-uusapan dito, pagsunod. At hindi tayo namimili ng ministeryo. Kung saan ka dapat ina-assign, doon ka dapat lumagay. At ang hindi mo assignment, huwag mong lagyan. Hindi pwede yung mga siga-siga, hindi pwede yung mga siga-siga sa ministry. Kinakailangan, matuto tayong sumunod sa Diyos. Sumunod. Amen po ba? At anong sabi ganoon? And surely, pakisabi, surely, sigurado. Kaya pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, sigurado ang panalo mo. Amen! Pag ikaw ay nagbigay, naglingkod kay Kristo, sigurado ang panalo mo. Amen! Eh iba, takot pag full time eh. Takot na takot pag full time yung marami. Baka maghihirap kami. Baka kumain na kami ng GG. Eh, I've been in the full time ministry since 1988. Summer. Eh, ilang taon na akong full time, hindi naman kami naghihirap. Amen. At di naman sa pagmamalaki, patuloy nga yung pagyaman namin. Okay. Nakikinig pa po ba tayo? At yumaman kami, hindi dahil kami ay may business. Yumaman kami, hindi dahil kami may trabaho. Yumaman kami, dahil hindi lang kami, pati yung mga matatapat sa Kingdom of Jesus Fellowship, yumaman kami dahil tapat ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Amen! You see? Naghihimala ang Panginoon. Sabi ko sa isang kapatid, yung mga anak mo, hindi lahat nakapag-aral dito. Pinaalis mo na. Kasi bi-business ka. Eh ako, lahat ng anak ko, graduate dito. Oh, wala kami business. Anong meron kami? Father's business. May trabaho na kapag sumasalakin yun ang trabaho namin. And surely, walang talo. Ito ang napakaganda sinabi. I am with you. Amen? Kasama mo ako. Kasama mo ako. Kasama mo pala si Lord. Anong kinakatakot mo? Amen? Kasama mo pa si Lord. At kasi pala si Lord. Anong kinakatakot mo? Para hindi mo ma-evangelize ang buong mundo. Para hindi mo may tayo ang kayo dyan dyan. Anong kinakatakot mo? Abay, kabibili lang natin ng bagong drum set. Sabi nga ni Jen, Papa, iyan yung kinanbas ko, 70,000 pera cymbals. Papa, iyan yung kinanbas ko, sabi ni Jen, ni J.I., ni Jen dyan. 70,000 yan, Papa, nung kinanbas ko, pera cymbals. Including cymbals, 91,000 all in all. Yung kinanbas niya, yung pinag-pray niya, yun ang binigay sa kanya ng Diyos. Amen! Manganbas ka, mag-pray ka, at pag dumating yung mga gamit natin, at natanggap ko yung text ko kanina? Ha? Hindi. Pinasama ko yung cellphone mo? Ha? Ano ba? Ano? Ano na? Ay, hindi naman na mapasa, bigay mo kaya sa akin cellphone mo. Pag darating yung mga gamit natin, isa ka sa tinatalaga ko para ingatan yan. Number one, kasi mahal yan. Number two, iniingatan niya kasi para yan kay Lord. Amen! Panagpagan natin si Lord! Sayang cellphone mo. Bigay mo sa akin para hindi na nagagamit. Kirot at may bibigay. Nakikinig pa ba tayo? Kaya niya, Papa, yun yung inanbas mo, 70,000 niya. Pero yung cymbals, eto pala. Eh, nung kasama, actually, hindi nila ako kasama eh. Eh, napasama na lang tuloy ako, napatingin na lang ako. Bakit ako napasama kasi, ayoko kasi na mapabagal eh. Gusto ko kasi mabilis.
Gusto ko kasi laging nasa unahan si Lord. Hindi naiiwan si Lord sa likuran. Siguro lalo na kung ang kinanbas pa ni John, pero pa rin 420,000 eh. May nakita pa ako rin 420,000. Siguro yung pay, kung yung pay kinanbas ni John, siguro yung pay binigay sa kanya ng Lord eh. Nagulat ako eh, tinignan ko eh. Papa oh, 420,000, almost half million ang drum set. Grabe, ganun kamahal. Ngayon, ikaw, mapagbigay ka. Nagbibigay ka ng tithes, nagbibigay ka ng offerings, nagbibigay ka ng first fruits. Ikaw lang mag-isa. Alam mo, palaki ng palaki ang pangangailangan ng church, amen? Hindi mo kakayanin mag-isa yan. Eh kung marami ang nasoluin, marami ang na-evangelize, lalo na dollar, lalo na pounds, lalo na dinar. Diba? Eh di marami ang katuwang, amen? Para sa mga sa ating iglesia, tama? Amen? Sino nakagets? Taas ang kamay. Sino nakagets nun? Oo. Oh. Kaya ang dami mong pangarap sa church. Eh kung makapagsoluin mo dyan, makapag-evangelist ka riyan, magiging taga-kingdom sila. Oo. Oh. Brad, marami pang pangangailangan sa main church, brad eh. Bibili pa ng bagong organ, brad. 100,000 daw yun. Ah, ganun. Sige, padala natin itong pera natin. Oh. You see?